Hello mga bata! Natatandaan niyo ba ang ginawa ng Diyos Ama na ibinigay niya sa ating lahat? Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ginawa niya ang lahat ng bagay. Anim na araw siyang gumawa na ibinigay sa atin at pagkatapos ng ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ibinigay ng Diyos Ama ang lahat sa atin. Paano naman kaya tayo? Ano naman ang gagawin natin sa mga ibinigay niya sa atin? Ako, si Sister Ruby Salonga, katekista ng parokya at Basilica Minor ng La Purisima Concepcion, Santa Maria, Bulacan. At ito ang Crash Course Catechesis. Bata, sige nga, may tanong ako sa inyo. Ilan ang Diyos? Tama, iisa lang ang Diyos. At ang ituturo ko sa inyo ay ang tungkol sa Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat ng bagay para sa atin. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo na dalawang larawan. Una, batang lalaki na nagtatanim ng halaman. At ikalawa, batang lalaki na nagtatapon ng basura sa daan. Sige nga mga bata, sa inyong palagay, alin kayang larawan ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran na maaari nating tularan? Sige nga. Bata, itong larawang nasa kanan ko ang nagpapakita ng pagpapahalaga. Kayong mga bata, mahalaga na kayo ay magtanim ng mga halaman. Katulad ngayon, di ba, bumabaha, malakas ang ulan. Kapag tayo ay maraming itinanim na puno o mga halaman, ito ay makatutulong sa atin para hindi tayo bahain. Ito ay pumipigil ng daloy ng tubig para hindi bumaha sa ating mga kabahayan. Kaya mga bata, mahalaga na bata pa lang kayo ay matuto na kayong magtanim ng mga puno at mga halaman. O mga bata, alam niyo ba kung ano itong dala ko? Ito ay Biblia. Ang Biblia ay hindi pangkaraniwang aklat. Dito, makikita natin, mababasa natin ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang mga himala at mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin ay ating matatagpuan sa Biblia. Ngayon mga bata, mayroon akong ikukwento sa inyo na galing dito sa Biblia. Ito ay ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasyahan. O di ba mga bata, ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin at binigyan pa niya tayo ng kapangyarihan.
Tingnan mo mga bata, may kapangyarihan pala tayo. Ano yung kapangyarihan natin? Diba sabi ng Diyos, binibigyan kayo ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng kanyang ginawa. Dahil ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin, diba mga bata, kailangan natin pahalagahan ang mga ito, mahalin, ingatan. Dahil ito, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, kailangan ibalik naman natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa lahat ng Kanyang ginawa. Kung matatandaan ninyo mga bata, di ba ang sabi ng Diyos Ama, magkaroon ng liwanag. Di ba nagkaroon? Tapos sabi niya, magkaroon ng mga isda sa mga ilog. Magkaroon ng ibon sa himpapawid. Magkaroon ng hayop sa mga lupa. At lahat ng iyan ay ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa Kanyang pagmamahal. Kung kailangan natin ng pagkain, o handyan ng prutas. Kung gusto natin ng baboy, di ba nandyan din ang baboy. Mga manok, diba, binigay niya lahat sa atin. Di ba ang bait-bait ng Diyos? O, ang pagpapahalaga sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin ay kayang-kaya natin. Una, sa mga ilog. O, paano gagawin natin sa mga ilog? O, diba? Huwag tayo magtatapo ng basura. Diba kaya tayo binabaha? Kasi ang daming basura sa ilog. Sa halaman. Anong gagawin natin sa mga halaman? Aalagaan natin. Didiligin natin. Kasi paano yung mga bunga nila ng mga prutas? Ang sarap pa naman nun, diba? Kumakain ba kayo ng mangga? O, bayabas, saging. Dapat aalagaan natin ang mga halaman na yun. At ang mga puno, na tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag natin puputulin. Kailangan marami ang mga puno para ito ay makatulong sa atin, sa paggawa ng bahay, paggawa ng mga ibang gamit na mapapakinabangan natin. Mga hayop! Sino ang may mga alagang hayop sa inyo? Diba, ang sarap mag-alaga ng hayop? Pero, ang mga hayop, kailangan hindi lang yan aalagaan ng ganun lang. Kailangan pakakainin. Paliliguan din natin. Para mabango, yayakapin natin. Tanda ng pagmamahal natin sa kanila. Mamahalin at aalagaan natin. At ano ang pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos? Diba? Tayo! Kayo! Kayong mga bata, ako! O tayo ang espesyal na ginawa ng Diyos Ama. Tayo ang kawangis ng Diyos Ama. Ano ang kawangis? Kamukha. Diba? Hindi lang kamukha sa mukha. Kundi dapat kamukha tayo ng Diyos sa pagiging mabait, sa pagiging mapagmahal. Ang mga bata, nakita na ninyo, narinig ninyo ang lahat ng ginawa ng Diyos Ama para sa atin. Ang mga bata, bago tayo magtapos, tayo ay aawit. O, magsitayo lahat ang mga bata. Susundan niyo ako, ha? Ang title ng ating awit ay Mahal ng Diyos. Sige. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon na lumilipad. Ng malungkot. Oh, praise the Lord! Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka ng malungkot. Na mababait ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga bata na mababait ay mahal ng Diyos. Di kumukupas huwag ka ng malungkot. Oh, praise the Lord.
patuloy nating pahalagahan ang lahat ng binigay sa atin ng Diyos Ama. Ingatan, mahalin ang lahat ng bagay na yun. At sa bandang huli, ang kailangan natin gawin, tayo ay laging magdasal, magpasalamat sa ating Diyos Ama sa lahat-lahat ng binigay niya sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. O mga bata, sa susunod ulit ha, sana may natutuhan kayo sa ating napag-usapan ngayon at sa susunod ulit na ating pagkikita. Maraming salamat mga bata! Hit the subscribe button, follow and like, and hit the notification bell to keep updated. Click here! Yes, here! Click here to subscribe!